Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for September 23 to 29, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, meron tayong full moon, lunar eclipse yan, bukas, September 18, 2024, 10:34 ng umaga. So, isabay na lang natin yan dito na for you Aries, this is happening in your 12th house, which is your subconscious, anything that is hidden sa'yo. So, maaring meron kang haharapin na mga bagay na iniiwasan mo kasi maaring hindi ka pa ready. Pero, may mga pagkakataon kasi na kailangan na nating harapin yan para malinis na. Okay, example, merong isang sulok sa bahay mo na pag tinitingnan mo siya, medyo magulo siya pero ayaw mong ayusin kasi parang ang daming kailangang kalikutin. Oo, so ang ginagawa mo, sabihin mo, next time na yan or next week na yan, next week, hanggang sa dumadami na yung alikabok, mas lalong gumugulo yung sulok na yon. And kahit na iwasan mo siya, hindi mo rin siya matatakasan kasi nandun pa rin siya. Okay? Minsan, akala natin, pag hindi natin na, iniwasan natin, hindi na natin makikita. Kaya lang, nasa loob mo kasi yan eh. No? Nasa sayo kasi yan eh. So, medyo spiritual and may kinalaman rin to sa yung intellectual or mental energy. So, I feel like meron ka nang haharapin. Anything that you are avoiding. So, ngayon, haharapin mo na siya. Pwedeng tao ito, no, na ayaw mo makausap, ayaw mong makadeal, pero kailangan mo talagang kausapin para ma-let go mo na yung ano man yung gusto mong ipahiwatig. Oo, kasi ikaw rin yung nahihirapan. Yung iba kasi, sinusuppress yung kanilang nararamdaman hanggang sa sila na yung naaapektuhan. Okay. This can also mean forgiveness. So, pwedeng meron kang patatawarin. Lalo na yung sarili mo, no? Kasi yung iba, sarili nila yung hindi nila napapatawad sa naging pagkakamali nila. Na nagiging burdensome. Oo, nagre-reflect kasi yan sa mga choices natin, sa mga decisions natin. So once you've finally forgiven yourself, dun mo na marirealize na magaan pala sa pakiramdam at marami ka nang pwedeng gawin kasi hindi ka na nalilimitahan doon sa sinet mong limitation sa sarili mo dahil sinisisi mo yung sarili mo. Okay, let's see what else. You have symbiosis, trine, sextile. So, whatever you're going to pursue moving forward, merong mga taong nakasuporta sa'yo, someone who really cares about you, no? Mga mahal mo sa buhay, kaibigan, mga talagang naniniwala sa kakayahan mo. So, huwag kang mag-alala. Yes. So, pagdating naman sa career, tinan mo, 10th house, so maaaring isa rin sa focus mo ay ngayong week na to, yung iyong trabaho, yung career path mo, parang meron kang bagong isiset na goal para sa iyong trabaho, career path, na alam mo na medyo mahirap yung pagdadaanan mo, pero decidido ka na maabot mo yung goal mo na yan. Lalo na't merong mga taong nag-cheer sa'yo na, uy, Aries, kaya mo yan, go. Push lang. You also have tension. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na maaring you're going to let go of anything na nagpapabigat sa kalooban ninyo. Take whatever resonates. Pwede tong issue with another person na gumugulo sa isip mo. So, pwede itong, alam nyo, pwede naman kayong magpatawad ng ibang tao na hindi nyo kailangan kausapin. Diba? Lalo na kung hindi na posibleng makausap or
hindi naman makakatulong pag kinausap nyo, you can forgive that person without them knowing na napatawad mo na sila. Ang importante kasi rito yung sarili mo, yung dinadala mo. You're letting go of that. Yung iba, maaring makaramdam ng pagkairita ngayong week na to. Kaya medyo kalmahin nyo lang ang inyong isip. Don't take things personally. Kasi pag full moon talaga, maraming ano, mga irritable. Okay, let's see your overall energy. You have the Ace of Wands. Okay, so this is new beginnings, new opportunities. Maaring meron kang bagong pag-aaralan or madidiscover sa sarili mo or sa mga bagay na kaya mo palang gawin. This is also a new inspiration. You have the Nine of Pentacles. Wow. So, Nine of Pentacles, this is stability in your finances. Maaring ngayon, ang pinaka-focus mo ay magkaroon ng financial freedom. So, some of you are experiencing that now. No? Nararanasan nyo na yan. Lalo na at nagiging mautak na kayo pagdating sa pera. You also have the Three of Cups. So, this is celebration. Maaring may celebration sa family, with friends. Kumbaga meron kang mga makakasalamuha ng mga kaibigan, kamag-anak ngayong week na to. Maaring merong celebration sa side mo, sa side ng kaibigan mo, or ng family mo. That's why may reunion, may magsasama-sama, togetherness. You also have the Wheel of Fortune. So, things are moving towards you according to your yung mga plano mo according. Ano ba yan? Yung mga choice of words ko magulo. Anyway, kasing gulo ng mga cogs dito. But kumbaga, pumapabor sa'yo yung sitwasyon. Okay? Maaring may mga changes, merong mga parang kung meron kang hinihintay na balita, message, information, update, makukuha mo yan. No? Darating na yan ngayong week na to. So, sa money, career, finances, you have the Eight of Pentacles. You're going to be working hard. Meron kang imamaster na skill. Also have the King of Wands. So, some of you Aries are very creative. So, ipagpatuloy nyo lang yan. Lalo na nag-e-enjoy kayo dyan. Malalaman nyo na nag-e-enjoy kayo sa isang trabaho, career, business, or creative na project kapag hindi nyo na namamalayan yung oras na akala nyo ilang minuto pa lang kayo, yung pala tatlong oras na kayo dyan. Oo, kasi nag-e-enjoy kayo. Sa love life, you have the Page of Pentacles and the Three of Pentacles. So, if you're single, pwedeng merong person na gusto kang makilala. Pwedeng sa trabaho to. Someone na lagi kang tinutulungan. Kumbaga, naka-assist lagi sa'yo. Oo, pwedeng may crush tong person na to sa'yo. But if you are in a relationship, possible that meron kayong project ng person mo related sa business or investment na pinag-aaralan nyo. Oo, bago nyo pasukin. So, this is emotions. Oh, maari nga talagang medyo heightened yung emotion ninyo ngayong full moon at ngayong week na to moving forward. So, maging aware ka lang na huwag kang magpadala lagi sa emotion mo kasi baka may mga decision kang magawa na hindi mo naman talaga gustong gawin. Parang bugso lang ng damdamin. You also have books. So, I think ito yung mga pag-aaralan mo. Meron kang interest ngayon to learn something new. Oo. Meron ding revelation dito. Anything na pwedeng nakatago sa'yo. Pero ngayong week na to, malalaman mo na kung ano yon.
That can be anything, can be positive or negative sa'yo. But something will be revealed. Kasi ang moon is also about secrets. Anything hidden. Communication is the key. Yes, napaka-importante ng maayos na pakikipag-usap ngayon. Believe in the impossible, blue moon. So, kung meron ka mga goals na sineset, Aries, importante na niniwala ka sa kakayanan mo, na kaya mong ma-achieve yan, dahil makukuha mo yan. Walang imposible. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.